Una sa ating mga balita, isinumita na sa plenaryo ang committee report para sa isinusulong na Department of Overseas Filipinos. Pero sa halip na pangalanan itong DOFIL, iminungkahi na gawin itong Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos. Labis naman ito ay kinatuwa ni Senator Bonggo na isa sa proponent ng panukalang batas. Narito po ang report. Isinumiti na ng Senate Committee on Labor ang kanilang committee report sa plenaryo, kaugnay ng isinusulong na paglikha ng Department of Overseas Filipinos. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Senator Joel Villanueva na siyang chairman ng Senate Committee on Labor na papangalan ng Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos ang isinusulong na Senate Bill No. 2234. We renamed the Department of from DOFIL to Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos to highlight the concerns of OFWs more. Isang bahay na magsisilbing tahanan ng ating mga bagong bayani ang itinatayo natin ngayon. Sa kanya namang talumpati, ikinagalak ni Go na umusad na rin ang isinusulong niyang panukalang Department of Overseas Filipinos na matagal na niyang panawagan ni Pangulong Duterte sa kanyang mga nakaraang sona. Kahit anong pangalan po ng bill, basta sa kapakanan po ng kapwa natin Pilipino. Our goal is simple in this measure, to give our migrant workers and all other Filipinos abroad the best government service that we could give them. Ang mamumuno sa panukalang kagawaran ay mayroong cabinet status at ang iba pang magiging opisyal sa ilalim niya ay kailangang may malalim na karanasan sa usapin ng mga overseas Filipinos at migrant workers. Sa panukalang batas na ito, tapos na po ang panahon na pagpasapasahan pa natin ang ating mga kababayan. Tapos na po ang panahon na naubos ang pasensya, pera at pagod ng kapwa nating mga Pilipino dahil sa burokrasya at bulok na sistema. Tapos na po ang panahon ng mga ahensya at opisina sa gobyerno na nagtuturuan sino ang dapat umako sa responsibilidad. Dagdag pa ni Senador Go at Senador Villanueva, ang isinusulong nilang department para sa migrant workers at overseas Filipinos ay para mapabilis ang pagtugon sa mga Pilipino abroad na mangangailangan ng tulong ng pamahalaan at maiiwasan na ang paglapit sa kung ano-anong ahensya ng pamahalaan at madalas pinagpapasapasahan lang. Ang importante po dito, mabigyan natin sila ng importansya at matutukan natin ang kapakanan nila. Ang importante dito ay magkaroon sila ng isang pupuntahan at hindi na po kailangan pang magpaikot-ikot para lamang makahingi ng tulong. Naniniwala po tayong may ibubuti pa ang buhay ng mga Pilipino. May ibubuti pa ang ating ekonomiya. May ibubuti pa ang ating mga industriya. May ibubuti pa ang mga institusyong humuhubog sa ating lakas paggawa. Tiniyak naman ng mga mababatas na hindi isinusulong ng batas na maging pulisiya na ng pamahalaan na magpadala ng mga manggagawa abroad. Kaya nilagyan ng provision na kailangan itong maribisa makalipas ang 10 taon. To all our fellow Filipinos abroad, I want to emphasize that we are doing this for all of you. Para sa inyo, ang lahat ng ito, malapit kayo sa puso namin ni Pangulong Duterte at sa puso namin dito sa Senado at sa Kongreso. Kaya sa hangarin naming mabigyan kayo ng mas maginhawang buhay, sisikapin ko at ng aking mga kasamahan sa Senado na isakatuparan ang mga inisyatibong ito para gumaan kahit papano ang mga pinapasan ninyo.